Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim and declare as what I repeatedly say. It is not sufficient for the Word of God that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We need to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Brethren in Christ, let us read here in Isaiah 61:7 in Tagalog ang Biblia. Kahalili ng inyong kahihiyan ay nagtatamo kayo ng ibayong karangalan at kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi. Kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng ibayong kasaganaan, walang hanggang kagalakan ang mapapa sa kanila. And in Amplified Version, Isaiah 61:7, instead of your former shame, you shall have a twofold recompense. Instead of dishonor and reproach, your people shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double what they had forfeited. Everlasting joy shall be theirs. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Isaiah is no other than Prophet Isaiah himself, and it was written for the Israelites and for the Jewish people, or isinulat po ito para sa Huda at sa mga sa Israel. Brethren in Christ, nung divided kingdom pa ho ang Israel. Kaya dito mga kapatid, sinasabi po ni Prophet Isaiah na ang kanilang kahihiyan, yung kanilang shame, yung kanilang reproach, ito raw po ay papalitan ng Panginoon ng karangalan, ng honor. At ang kanila po mga kapatid, pagkalito, yung confusion, yung kanilang pagwawonder ay papalitan ng Panginoon ng portion, yung bahagi, yung blessing, brethren in Christ. At ang sabi pa nga po, ang kanilang lupain ay magagaari ng ibayo, double na kasaganaan, meaning mula sa hindi pagbubunga, hindi sa pag-aani, ay paaanihin sila ng dubling ibayo ng ating Panginoon. So magkakaroon sila, of course mga kapatid, ng kaginhawaan. And of course, ang kagalakan, yung joy, yung happiness will be with them forever. That's why our today's perception entitled A Twofold Recompense of God. Tandaan po natin, anuman ang mga nawala sa atin, anuman ang mga kinuha sa atin, anuman ang mga ninakaw sa atin ng kaaway, ipapanumbalik niya ng Diyos, ibabalik niya ng Diyos ng dubling ibayo, mga kapatid, twofold or double portion na tinatawag po natin, because ayaw ng Diyos na yung para sa atin ay mawala, kundi anuman ang mga bagay na nawala ay kanyang ipapanumbalik sa atin. Minsan, nawawala sa atin yung ating health, ipapanumbalik yan ng Diyos. Minsan nawawala sa atin yung mga material na bagay, ipapanumbalik sa atin yan ng Diyos. Minsan nawawala sa atin yung mga financial natin mga kapatid, ipapanumbalik ng Diyos, or even happiness kapag ka nawala sa atin, ipapanumbalik natin sa Diyos, ng ating Diyos. Remember brethren in Christ that our God is the God of restoration. He will restore everything that was stolen from us. And our today's preaching, we are going to tackle brethren in Christ 3S na pinalitan po mga kapatid ng 3H, at upang ito ay ating maunawaan na in exchange, di ba, naririnig po natin na He will turn our mourning into dancing and He will turn our tears into joy. First point, He will change our shame into double honor. Lahat ng mga kahihiyan, ano ba ang cause ng kahihiyan? Mga karumihan, kasalanan, kalikuan, kasamaan. Nagkukos po yan ng shame sa atin, pero inalis po yan ng Panginoon and He changed it into honor. Kaya ngayon,
tayo ay may karangalan na dignified na tayo sa harap ng Panginoon, acceptable na tayo sa Panginoon dahil iyan ay pinalitan na po ng Diyos. And second point, He will change our scarcity or yung ating suffering, yung ating pagkagutom, paghihirap into double harvest. Kasi way back then, brethren in Christ, kapag walang ulan, of course, hindi sila makakapagtanim, wala silang harvest, at pag walang harvest, yan po ang panahon na magkakaroon ng famine ang lupain, at yan ang tinatawag natin scarcity. And nung makaranas sila ng scarcity, brethren in Christ, ay papalitan nyo ng Diyos ng double fold, brethren in Christ, or tinatawag natin na dubling harvest ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos dahil may Diyos na naggaganti ng mga mabubuting bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung sila man ay nakaranas ng suffering, nakaranas ng shortage, brethren in Christ, nakaranas ng scarcity, then God will make their field na magkaroon po ng double harvest, brethren in Christ, twofold harvest na ibibigay ng Panginoon sa kanila. And third point, He will change our sorrow into double happiness. Mga kalungkutan, mga panahon na umiiyak tayo, tumatangis tayo, lumuluha tayo, mga panahon na dumadaing tayo sa Panginoon, yung mga panahon na hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kanino tayo magsusumbong, kailan tayo magsisimula, ano ang ating gagawin, yung mga panahon na we don't know what to do, brethren in Christ, whatever sorrow we are experiencing in life, then may Diyos na pwedeng magpanumbalik ng happiness, kagalakan, katuwaan, kasiyahan sa ating mga puso. Kaya He will turn our tears into joy, brethren in Christ, because God is going to change our sorrow into happiness. To sum up of our today's preaching, we tackled 3S and 3H, brethren in Christ, kung saan ipinapanumbalik ng Lord ng double portion or yung tinatawag natin na twofold, brethren in Christ. First point, He will change our shame into double honor. Second point, He will change our scarcity into double harvest, and He will change our sorrow into double happiness. And these are the three S, shame, scarcity, and sorrow, and He changed it into double or twofold honor, harvest, and happiness, brethren in Christ. And our today's promise, ang pangako ng Diyos ay Kanyang papalitan anumang ating mga pinagdaanan ng dubling karangalan, kagalakan, at kaginhawaan sa magpawalang hanggan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang pangako ng Diyos ay Kanyang papalitan anumang ating mga pinagdaanan ng dubling karangalan, kagalakan, at kaginhawaan sa magpawalang hanggan. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank You for Your goodness, for Your greatness, and for Your grace. Thank You for Your protection because You've covered us always with Your precious blood. Lagi po ninyo kami inaadya, inilalayo at iniiwas sa lahat ng mga disgrasya at kapahamakan, mga sakit at karamdaman, mga lalang at gawa ng kaaway, maging sa mga dilubyo at mga sakuna, Panginoon. Thank You so much for Your protection, and thank You also, Jesus, for Your provision sa araw-araw, dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that Your grace is sufficient and more than enough for us. Thank You, Jesus, because You've already blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the reason why You blessed us, for us to be blessings to everyone. Thank You dahil kami na naman po ay magiging vessel, magiging channel, at magiging daluyan ng Iyong pagpapala sa lahat ng mga taong aming makakasalamuha. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan na hindi nagsasawang maglaan ng oras at panahon para sa Iyong mga salita. Lord, whenever they have prayers, I pray in Your name, Jesus, that everything will be granted, because we hold on to Your promise that whatever we ask in Your name, everything will be given unto us. Thank You, Jesus. What a wonderful privilege we have in You, na anuman ang aming hingin ay inyo pong ipagkakalob sa amin. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.